22 Lord's Day, no? Sa taon ng 2023. So, yun. Bago tayo mag-start sa ating devotional, inaanyayahan ko po kayo manalangin para sa ating paninimula. Let's pray. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba sa oras na ito. Dinadakila ka namin at alam namin kayo ang pinakamarunong sa lahat. Kami po ay nagpapakumbaba sa oras nito sa aming mga pagsisimula ng aming gawain. Aming dalangin, Panginoon, na patuloy mo kaming bigyan ng kababaang loob sa pag-aaral ng iyong salita. At gayon din po sa akin sa magbabahagi ng aking devotion. Naway maging malinaw ito, Panginoon, at itago mo ako sa iyong Quran. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na kayo ang Diyos na nagpapanatili sa amin. At sa oras na ito, ihanda mo ang bawat isa sa amin, sa aming mga mapakinggan, mapag-aaralan, Panginoon, sa buong araw na ito. Maging kalakasan namin at patuloy na paalala sa amin na kami ay may kasama at kabilang sa iyong parte ng katawan na patuloy na susunod sa inyo, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Sa inyo po ang kapurian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sa umagang ito, i-share ko sa inyo yung aking devotion na pinamagatan kong to die is gain. Makikita natin sa Philippians 1, verse 21 to 30. Kung okay lang sa inyo, no, i-ano natin, okay, babasahin sa Tagalog upang mas malinaw. At ito po yung salita ng Diyos, Philippians o Philippos, Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang 30. Ito po ang salita ng Diyos. Sapagkat para sa akin ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Kung ako man ay mabubuhay sa katawan, ito'y nangangahulugan na mas maraming bagay pa ang ibubunga ng aking gawain. Ngunit hindi ko alam alin ang aking pipiliin. Ako'y naiipit sa dalawang ito, nais ng lumisan at makapiling si Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Subalit ang manatili sa katawan ay higit na kailangan para sa inyong kapakanan. Sa inyong kapakanan at sa paniniwalang ito, alam kong mananatili pa ako at magpapatuloy na kasama ninyong lahat para sa inyong pag-unlad at kagalakan sa pananampalataya. Sa muli kong pagpunta sa inyo ay masagana akong magiging bahagi ng inyong pagmamalaki na kay Kristo Jesus. Mamuhay lamang kayo sa paraang karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa gayon, dumating man ako at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang inyong kalagayan. Malalaman kong kayo'y matatag na naninindigan sa isang espiritu at may isang layunin na sama-samang ipaglaban ang pananampalataya ng Ebanghelyo. At sa anumang paraan ay hindi kayang takutin ng inyong mga kaaway para sa kanilang ito ang tanda ng pagkapahamak, ngunit sa inyo naman ay tanda ng inyong kaligtasan. Verse 20. At ito'y galing sa Diyos. So verse 29, sapagkat ipinagkaloob sa inyo, alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magdusa rin alang-alang sa Kanya. Yamang naranasan ninyo ang pakikipaglaban na nakita ninyong hinarap ko, at ngayon nababalitaan ninyong kinaharap ko pa rin. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ulitin ko, no? Ang pamagat o ang title ng aking devotion, to die is gain. Sa unang dinig, maaring isipin natin na ito'y tumutukoy o patungkol sa isang suicidal note or paghihikayat o pag-udyok sa isang individual na takasan ng isang sitwasyon o bagay sa kanyang buhay.
sa pamamagitan ng kamatayan. Ngunit sa ating binasang, sa konteksto ng ating binasa, ito ay isang sentimiento ng isang writer o sentimiento ng manunulat na si Pablo nung siya ay nasa piitan. So alam natin na ang Philippians ay isa sa mga sulat ni Paul na siya ay nasa bilangguan o sa isang nasa selda. Ito hindi upang ipakita o ito hindi upang panghinaan ng loob, ngunit ito ay nagbibigay ng kalakasan o upang palakasin ang loob ng mga kapwa niya Kristiyano sa bayan ng Philippi o sa Philippos. Makikita natin na hindi lang sentimiento kung hindi confidence din ang kanyang pinakita sa providence at sa mga pangako, providensya at mga pangako ng Diyos sa kanya. Kaya naalala ko yung isa sa mga catechism ng isang Kristiyano when it comes to the chief end of man. And to glorify God and enjoy Him forever. Ito yung sinulat ni Paul sa loob ng piitan. Yun yan para sa mga kapatid natin sa Philippi. Upang i-encourage sila at gayon din para sa ating mga kapatid ngayon at para sa mga susunod na henerasyon. Isa sa mga sulat ni Paul na nagpapakita na tulad natin bilang tao, tayo may mga emosyon, nararamdaman. Pagpapakita na siya ay nahihirapan, ngunit may pag-asa dahil kay Kristo. So, alam naman natin sa mga sulat ni Paul nung nandun siya sa bilangguan, eto yung mga account na to ay nakasulat din sa Acts o mga gawa. Yung kanyang mga dinanas na pag-uusig o pagdurusa sa habang siya ay nagmi-mission sa iba't ibang mga simbahan. Kaya para kay Pablo, yung kamatayan ay pakinabang sa mga mananampalataya. Para sa kanya, kaya niya isinulat ito, yung kanyang sentimiento ay makikita natin sapagkat ang kamatayan, sa kamatayan siya ay pinalaya at iniligtas sa lahat ng kabiguan at kabalisaan ng mundo. Ng buhay na ito, mula sa mga sakit sa katawan, pagkalugi at pagkabigo sa mga makabundong bagay, mula sa pangapi at pangungusig ng mga masamang tao, mula sa mga nananahan na kasalanan, kawalan ng pananampalataya, pag-alinlangan, takot at mga tukso ni Satanas. Kaya mapapansin natin, alam natin na si Pablo, at tulad natin, tao talaga, na sa ngayon hanggang sa ating panahon ngayon, yung struggle bilang isang Kristiyano na nararamdaman natin, ay naramdaman niya rin. Mula sa, yun niya, losing faith, sa mga indwelling sin na hinaharap niya, kasama yun sa mga sentimiento ng isang Kristiyano na kung tayo'y mamamatay, yun yung ating pagkalaya. Kaya dito makikita natin yung tinutukoy ni Pablo when it comes sa intermediate state. Mula sa pagkamatay ay pagpasok sa kinaroroonan ng Diyos kung saan naroroon ng ganap na kagalakan. Kaagad na kasama ni Kristo at nahigit na mabuti kaysa naririto sa mundo. Na nakikita ang kanyang kaluwalhatian na tinatamasa ang pakikipag-isa sa kanya. Siya ang kaagad na kasama
ang mga anghel at niluluwalhati ang banal na Diyos. At nagtataglay na ganap ng kabanalan at kaalaman. So, sa atin, bilang isang Kristiyano na niligtas ng Diyos, sa mga pangakong yun, sinong hindi ko gustuhin makita yung glorya ng Diyos at makita yung makawala doon sa ating mga struggle, sa ating mga kasalanan na lagi natin pinaglalabanan. So, ito yung sentimiento na kung saan alam din ni Pablo yung kanyang at nauunawaan din ni Pablo ang pinakapangako ng Diyos sa kanya. Ngunit alam ni Pablo yung rason ng pag-iingat sa kanya ng Diyos ng oras na yon. At ito'y pagpapakita ng kanyang buong pagkaunawa sa pakikipag-isa kay Kristo. Kaya naalala natin yung sinabi niya sa Galatians 2:20. Nung sabi doon, basahin ko po sa ESV version. Sabi rito, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loves me and gave himself for me. Alam ni Pablo na si Kristo ang kanyang buhay. Simula nung siya iniligtas, mula sa pagkakasala, ang kanyang buhay ay kay Kristo. Kaya sabi ni John Hill sa kanyang isang commentary, Christ was his life efficiently. The efficient cause and the author of his spiritual life, yung akda ng kanyang spiritual na buhay, ay dahil kay Kristo. As Christ that lived in him, he lived by faith on Christ, and his spiritual life was maintained and supported by feeding on him as the bread of life. And he was his life, finally the end of his life, what he aimed, and throughout the whole course of his life was the glory of Christ. Kaya makikita natin doon sa ating binasa, sa ating konteksto, na alam ni Paul na kahit siya ay dumadanas ng paghihirap sa kanyang pagsunod sa kay Kristo, sa pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo, nakita natin yung pinaghuhugutan o yung root nung kanyang sentiment o yung kanyang sulat na siya'y nahihirapan. So, kung ini-evaluate natin sa atin ngayon, wala naman tayong visible na nararanasan na ganun or literally nararanasan, wala pa sa ating nabibilanggo dito nang dahil sa ating pagsunod o pag-i-spread ng gospel. Kaya mapalad pa rin tayo bilang Kristiyano sa panahon natin ngayon at dito sa ating bansa na tayo ay nasa isang republic at democratic na bansa na kung saan tayo ay malaya na nakakapagbahagi o nakakapagsamba, nakakasunod sa kanyang mga mandato. Ngunit gusto ipabati din ni Paul na nasa alang-alang sa ebanghelyo, tayo kanyang ini-encourage, Paul encourage us that we as Christian, we must have a worthy manner of life na makikita natin sa verse 27. Noong sinabi niya, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Na bawat believer ay magkaroon ng integrity or believer must have integrity, that is to live consistent with what we believe, yung kanyang pinaniniwalaan, kanyang tinuturo at kanyang pinipreach, no, sa atin. Kaya mahalaga sa atin yung ating confession bilang isang Kristiyano, yung ating tinatayuan,
na tayo ay dapat merong integridad o merong tayong consistency sa ating mga pinaniniwalaan. Hindi ito pwedeng naniniwala ako sa kay Kristo at the same time naniniwala rin ako sa aking kakayahan. Pangalawa, sabi rito, we must have one spirit na tayo lahat niligtas ng Diyos at lahat ng ito'y pumapatungkol sa banal na spirito na nagli-lead sa atin into holiness. At ang pangatlo ay we must have one mind, iisang isip bilang isang mananampalataya. We must have oneness in faith na hindi po pwedeng pagdating sa ebanghelyo ay tayo may iba't ibang pinaniniwalaan sa pagliligtas ng Diyos. Na kumbaga, ang isa ay merong may isang pagpapasakop, pagpagyayakap sa soberenya ng Diyos at yung isa ay merong naniniwala sa mga synergistic view o merong pagpa-participate sa kanyang kaligtasan. Tayo inihikayat ni Pablo na maging isa pagdating sa ating pananampalataya na kung saan si Kristo lamang ang naging susi upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sa kanyang habag, sa kanyang grasya, tayo biniyayaan ng pananampalataya kay Kristo na nagligtas sa atin. Yung pang-apat, we must strive together. Sinabi niya ito sa verse 29, sa bantang dulo ng verse 27, ang sinabi niya rito, striving side by side for the faith of the gospel. Actually, ito tinukoy ni Paul, striving side by side is a military term ng panahon na yon dahil alam ni Paul na ang ibang mga mananampalataya sa Pilipay ay dating mga sundalo ng Romano na na-convert into his into Christ. Na lalong mas maintindihan ng bawat isa na pag sinabing striving or striving together, striving side by side, ay to be stand firm o mag-stand ka sa post mo. Sa atin bilang isang Kristiyano, sa atin bilang isang simbahan, ang ating hindi lang tayo parte ng isang katawan ng tao para mag-gain lang or mag-umasa lang sa bawat isa o asahan lang ang kaparaanan. Kung hindi tayo maging isa sa bilang isang kaparaanan o magbigay ng edifikasyon sa isang simbahan. Kaya tinutukoy ni Pablo na stand firm. Tayo tumayo sa ating mga posting o area na kung saan kailangan natin bantayan, gawin natin ang ating matatag ang ating sarili para maging accountable o bantayan, maging sandalan ng bawat isa. Being accountable for others or edification purposes. Mahalaga sa atin ng ating pagsunod ay merong kalakip na o pagpapakita ng ating parte bilang isang mananampalataya. At for the sake of Christ, nung una for the sake of the gospel and pangalawa for the sake of Christ, we should not have believed. Ito yung sinabi niya sa verse 29. Ang sinabi niya rito, for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Tayo hindi lamang manampalataya, kundi tayo'y magdusa din para kay Kristo o kumaharap sa mga pagdurusa para kay Kristo. So sa panahon natin ngayon na nami-miss out ng ibang mga Kristiyano na ang pagsunod kay Kristo ay puro kagandahan o puro kasiyahan lamang.
Nami-miss out natin yung totoong pangako ng Diyos sa atin, na pinangako ng Diyos sa atin, hindi lang yung eternal na buhay, kundi kasama nun, yung kalakip nun, yung kanyang, ang ating pamumuhay o pagdurusa na kasama siya. Kaya bilang isang Kristiyano, huwag nating isipin na pag tayo nakakaranas ng pagsubok, paghihirap, dahil sa ating pagsunod sa kay Kristo, tayo may problema sa ating relasyon sa Kanya. Hindi, dahil kasama ito sa ating, dahil isa to sa pinangako ng Diyos na sinabi na rito, bilang kaisa sa atin, ng Diyos, ay, bilang kaisa, pagkaisa natin sa kay Kristo, tayo makakaranas nito. At yun ay to fight for the truth, paglalaban natin sa isang, sa katotohanan, sa ating mga hinaharap na mga kasinungalingan na nagawa ng mga lumalaban sa salita ng Diyos, and facing the cost of following Christ. Kasama doon yung mga struggles, yung mga sakit, yung ating kapalit ng ating pagsunod, yung ating mga relasyon sa ating mga kakakilala, kadalasan yung ating mismong pamilya. Isa yon sa ating mga pinaglalabanan o isa yon sa mga cost ng ating pagsunod sa kay Kristo. And pangalawa, yung kasama doon, yung ating pagmumortify ng ating kasalanan. Alam natin na hindi madali na pagtagumpayan o hindi madali na patayin ang kasalanan sapagkat tayo ay nasa ating katawan pang makasalanan. Pero ito'y magpapatunay sa atin na tayo ay kabilang sa mga niligtas ng Diyos. Kaya sa aking konklusyon, habang tayong buhay, tayo'y namumuhay sa hanggang sa ngayon. Ang reason kung bakit tayo ay pinag-iingatan o pinipreserve ng Diyos para sa isang purpose, yung ating paglilingkod sa Kanya, tayo'y magamit at manatili sa Diyos at sa Kanyang salita at para sa Ebanghelyo. Dahil merong katiyakan ang kamatayan para sa lahat. Ngunit para sa mga Kristiyano, dahil sa habag at biyaya ng Diyos, ang kamatayan ay kamatayan ng kanyang kasalanan at patuloy na kasiyahang kapiling ang Diyos magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa aming natapos na devotion. Aming dalangin na patuloy namin maintindihan na ang pamumuhay namin ngayon ay may kalakip na responsibilidad na kung saan kami ay itinawag mo, ni-encourage mo, Panginoon, na kami ay manatili sa inyo at maging faithful sa inyong salita. Paming dalangin, Panginoon, na kayo mismo ang magpanatili sa amin sa mga paraanan nito. Kami ay patuloy na makaalala at patuloy na maging magpasakop at yakapin ng iyong salita. Nawa'y bigyan mo kami ng kalakasan at pagtsatsaga at katatagan, Panginoon, sa aming mga haharapin pa na mga pagsubok o paghihirap, Panginoon, sa aming pagsunod sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil kayo'y mapagpatawad at hinabagan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at mga kasalanan sa kabila ng aming pagtalikod sa inyo, sa kabila ng aming paglaban sa inyo, Panginoon, kami ay niligtas mo. Kaya, Panginoon, sa inyo, kami ay mabubuhay, Panginoon, tulad ng sinabi ni Pablo, na kami ay nabubuhay para sa inyo upang bigyan ka ng karangalan to glorify you, Panginoon, at enjoyin, Panginoon, ang buhay na kasama ka. Salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito, ay Panginoon, itinataas namin sa inyo
Nakakarapat dapat kang purihin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.